Nobyembre 3, 2023 ay maaga kaming gumising para pumunta sa bayan dahil bibili kami doon ng pagkain na siyang konsumo namin sa unang chapter sa aming pagpatayo ng campsite. Pagdating namin dito sa hindi na maputik na daan, huminto muna kami para matingnan ang napakagandang gawa ni magbabaya. Ito ang aming lugar, kahit saan ka lumingon, kaliwat kanan ay napalibutan ng gubat. Nagpatuloy pa kami sa unahan at pagdating namin dito ay huminto na naman kami. At dito na area naman ay makikita ang dagat. Makikita din dito ang purma ng isla ng Camigin. Nagpicture muna kami dito at nagpatuloy na sa unahan. Dito naman sa kilometro 14 ay makikita ang bayan ng Binabista at ang Butuan City. Pagkatapos naming mamasdan ang napakagandang gawa ni magbabaya ay nagpatuloy na kami sa paglalakbay. Pagdating namin sa bayan ng Nasipit ay pumunta muna kami sa plaza. Dito ay nagpahinga muna kami saglit at nagpicture na din. Pagkatapos ay pumunta kami sa Lasar. Habang nagantay pa kami sa aming order si Boy Sandig ay nagpatisoy-tisoy muna. Nang makompleto na ang aming in-order ay kumain na kami. At dito si Boy Sandig ay nakasandig na naman. Ayan si Boy Sandig, oh. Nagsandig na. Pagkatapos naming kumain ay pumunta na kami sa palengke. Dito ay bumili na kami ng karne. Bumili na rin kami ng isda. At bumili rin kami ng bigas. At nagpagasolina na din. At pagkatapos ay umuwi na kami. Ang aming daan dito ay mayroong simentado na at mayroon ding hindi pa. Dati ang daan na ito ay parang daan ng kalabaw. Pero ngayon unti-unti nang gumaganda. Pagdating namin sa bahay ay agad naman naming nilagyan ng yelo ang ice bucket. Ipinatong ang isda at karne at sa ibabaw nilagyan uli ng yelo. Pagkatapos ay dumiritso kami sa lugar kung saan dito kami magtayo ng campsite. Dumaan kami dito sa Agsaman. Sa higaonon ang tawag namin dito ay Bagukbuk. Dito ay may nadaanan din kami na paliguanan ng baboy ramo. Nagpicture na din kami dito. At pagbukas namin ng aming cellphone ay nakita namin na mayroon palang signal dito. Kaya lang malayo sa tubig. Kaya nagpatuloy pa kami sa gubat. At naghanap ng temporaryong pwesto na malapit sa tubig. Dahil gumagabi na kaya dito na muna kami magpalipas ng gabi at bukas na kami magpatuloy. At agad namang gumawa ng sandayong si Bonsrini gamit ang balat ng abaka. Linagyan ng tubig ang kanyang baso at inilagay ang yelo. Ang yelo na ipinatong namin sa karni ay hindi natunaw. Ibig sabihin pwede pala kami dito magdala ng yelo basta ilagay lamang sa ice bucket. Malamig na ang tubig tapos nilagyan pa ng yelo na pakasarap sa lalamunan. Pagkatapos naming uminom ay naglagay na kami ng trapal. Si Damos naman ay nanguha ng panggatong. Si Bons Bimbo ang nagsaing. At si Bons Rini naman ang nagluto ng isda. Nang handa na ang hapunan ay kumain na kami. Nakatikim din ang bangus. Pagkatapos naming kumain ay nagsurbe muna ako sa paligid. At dito sa sangi ay lumalabas na ang mga talangka. Itong isa na talangka o malaki na. Pagbalik ko sa aming trapal ay tulog na sila. Ang oras ngayon ay alas 2 na ng madaling araw. At kinabukasan ay nagkape kami at nilinisan na rin namin ang isda na bangus. Ito yung trapal namin. Dito kami natulog kagabi. Ito yung mga duyan. Mag-almusal muna kami ngayon. Pagkatapos, iikote namin ito. Maghanap kami ng magandang pwesto. Dito, magandang pwesto na ito dahil mayroong tubig. Ito yung tubig na napaka lamig. Ayan. Ang tubig na ito ay hindi mahubas. Sa Bisaya, hindi mahubas. Pero, maghanap pa kami ng mas magandang pwesto pa nito. Pagkatapos naming magkape, si Damos ang magsurbi sa taas. Si Bons Bimbo naman ang magsurbi sa baba. Ito na si Bons Rini. Nagluto siya ng isda, yung bangus. Tingnan natin yung isda. Naulamin natin mamaya.
Baksiw. Oh, ayan. Yan ang binili namin kahapon doon sa palengke. At si Bunsrini, oh. Baksiw na, bangus. Para mas lalo kaming malakas maghanap ng campsite dito sa gubat. May signal doon sa Tagaytay? Wala. Hanap ako. Wala akong na, ano, walang signal. Wala palang signal doon? Asan si Boy Santig? Doon kanina sa baba. Kumusta doon sa pinuntahan mo? Hindi mabuti. Bakit? Walang kwan, walang ano. Walang pwesto na maganda? Walang tubig. Ah, mag-survey tayo ngayon. Nang iba, maghanap pa tayo kung saan ang pinakamagandang pwesto. May nakita din kami dito na malaking uhong. Ito ang uhong, malaki pa sa aking palad. Pagkatapos naming mag-survey sa paligid ay nag-almusal na kami. Almusal, guys. Kain tayo, guys. Ulam namin, oh. Wow. Sigurado, makasandig na naman ito si Boy Sandig. Mag-almusal muna kami. Pero paksiw na bangus ang aming ulam. Pagkatapos naming kumain ay tinanggal na namin ang aming duyan at ang trapal. Dadalhin na namin ito sa aming pag-survey para kung may makita na kami na magandang pwesto, hindi na kami babalik dito. Papunta na kami ngayon mag-survey, maghanap ng mas magandang pwesto. Ito na yung nakita namin dito na area. Yung tubig dito ay bali dalawa. Ito yung isa. Tapos meron po, meron naman dito isa. Meron dyan pero hindi na umabot dun sa taas. Meron ay, wala namang problema kung doon tayo kasi may ano naman dyan, poles na maliit. Merong tubig. Lagyan natin ho, papunta roon. Ay, okay lang. Tingnan natin sa taas nito. Eh, kayo mauna. Kung saan ang, hanggang saan ito na tubig. Malakas? Diyan, tingnan nyo kung malakas diyan. Lakas. Ah, maganda. Ito yung tubig dito. Ah, sa bato. Ito na ang purma dito sa taas. Meron pang daan ano? Ito. Meron pang bagging. Para malaki. Ano ba? Oh, meron pang mga daan ng baboy damo. Yan oh. Yan ang daan ng baboy damo. Ah, kaya pala may daan. Umiinom sila dito. Ito na yung ano? Ito na yung pinakadulo? Ito na. Ito na. Eh, patingin diyan sa taas, eh. Yan o, yung tubig na sa lalim ng lupa. Lalim ng bato, dumaan? Lupa. Ah, diyan. Wala nang tubig diyan, oh. Yung tubig dito. Buba. Lalim ng lupa. Ayan, oh. Tingnan natin dito sa taas kung mayroon ba. Wala na talaga dito, oh. Wala na talagang tubig. Meron? Liit-liit. Eh, tingnan natin. Hindi malakas. Hindi naman lakas. Yung karuktong na tubig doon. Ah, sa ilalim pala ito dumaan. Okay. Ah. Sakit ah. Yung binti ko ba? Na ano sa bato? Ah. Ano, puntahan pa natin yung dulo nito. Diba, ibabaw. Parang ano naman dyan, Tagaytay na. Doon na lang tayo sa baba, maghanap ng pwesto. Para yung tubig doon sa kabila, pwede tayo maglagay doon ng hose.
dalawa ang source natin ng tubig. Bumalik kami sa baba at dito ay nakakita kami ng magandang pwesto. May nahanap na kami na magandang pwesto. Agad naman namin itong nilinisan. At sa aming paglilinis ay manakita kami dito na paniki. Habang si Bonsrini naman ay kinakagat ng mga lapinig. Ito na ang area na aming napili. Kitang-kita yung Butuan City. Pagkatapos naming malinisan ang area ay tinulong-tulungan na namin ang paggawa ng kubo. Gumamit kami dito ng mga sanga ng kahoy para pangpatibay. Pagkatapos naming maitayo ang mga haligi ng kubo ay nagsaing na kami at pumunta sa ilog. Pagkatapos naming gumawa ng kubo doon sa campsite namin, pumunta kami dito sa ilog para mamana. Kaso hindi namin inasahan na biglang pag-ulan at medyo baha yung sapa. Kaya kumakain na lang kami dito sa gilid. Ayan doon. Wow. Inihaw na ano yan. Wow, sarap yan ah. Napakasayang, makaihaw sana kami ngayon ng hipon. Meron pa kami ditong libreng 3-in-1 na kape oh. Asukal na lang yung kulang. Kain mga tol. Kain tayo mga idol. Pagkatapos naming kumain ay umuwi na kami at nagdala na rin kami ng panggatong. Pagdating sa kubo ay nagsaing na naman ako para sa hapunan. Pagkalipas ng ilang oras ay wala na ang ulan. Inilagay na ni Damos ang kanin sa dahon ng abaka. At hinugasan naman ni Bonsrini ang karni at hiniwa na rin. At nang maluto ito ay naghapunan na kami. Kain tayo guys. Napakasarap ito. Sabaw lang akin, sabaw. Sarap. Kayo. Sobrang napakasarap guys. Pagkatapos naming maghapunan ay natulog na kami. At kinabukasan ay maaga kaming gumising para umuwi na at hindi kami mainitan doon sa agsaman. Pagdating namin sa agsaman ay alas 6:30 pa kaya hindi pa mainit ang aming paglalakbay dito. Uwi muna kami ngayon at saka na namin tatapusin yung campsite namin sa chapter 2. Abang-abang na lang mga guys. Dito sa agsaman naman ay gagawa kami ng camping site para kung makabili na kami ng tent ay mag-camping din kami dito. Maraming salamat mga tol sa panonood. Kitang-kita muli sa chapter 2. God bless at ingat palagi.